Shalom po sa inyong lahat. Magandang araw. Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pang-abay at ang mga uri nito. Alam nyo ba na ang mga kilos at galaw na ating ginagawa ay maaari nating ilarawan? At ito ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-abay? May idea ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tara at panoorin natin ang ating video lesson. Kapag sinabi nating pang-abay, ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa salitang kilos o kapwa pang-abay. Halimbawa, tahimik na naglalaro si Icy. Ang salitang kilos sa pangungusap na to ay naglalaro at ang pang-abay naman ay ang salitang tahimik. Ang pang-abay na tahimik ay naglalarawan sa salitang kilos na naglalaro. Pangalawang halimbawa, si Lito ay mabilis na kumuha ng bunga. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay kumuha at ang salitang naglalarawan sa kumuha ay mabilis. Ito ang pang-abay sa pangungusap. Naglalarawan ito kung paano niya kinuha ang bunga. Maingat na pinukpok ni Kiso ang pako. Ang salitang kilos dito ay pinukpok at ang pang-abay na naglalarawan dito ay ang salitang maingat. Ang salitang maingat ay naglalarawan sa paraan ng pagpukpok ni Kiso ng pako. Sa panghalimbawa ng pangungusap, kumuha kami ng gulay sa tumana. Ang salitang kilos rito ay ang salitang kumuha. At ang pang-abay naman ay ang salitang sa tumana. Tumutukoy ito kung saan naganap ang isang kilos. Dagdagang halimbawa, naglibot si Lira sa bahay ko. Ang salitang kilos dito ay ang salitang naglibot at ang pang-abay ay sa bahay ko. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang isang kilos. Narito pa ang halimbawang pangungusap. Magsasayaw kami sa programa sa darating na Lunes. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay ang salitang magsasayaw at ang pang-abay ay sa darating na Lunes. Ito ay tumutukoy kung kailan gagawin ang kilos. Naglayag ang bangka kahapon. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay ang salitang naglayag. At ang pang-abay ay ang salitang kahapon. Ito ay tumutukoy kung kailan naganap ang kilos. Ang pang-abay ay maaaring paraan kung paano gawin ang isang kilos. Ang pang-abay na ito ay tinatawag na pang-abay na pamaraan. Kapag sinabi nating pang-abay na pamaraan, ito ay tumutukoy sa paraan kung papaano ginawa ang isang kilos. Binilang mabuti ni Amari ang pera. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay mabuti. Ito ay tumutukoy sa paraan kung papaano binilang ni Amari ang pera. Mabilis na isinulat ni Ver ang detalye. Ang salitang pang-abay rito ay mabilis. Ito ay tumutukoy sa paraan kung papaano sinulat ang detalye. Ang susunod na halimbawa ay tinahi ni Tita ng maigi ang aking damit. Ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito ay maigi. Tumutukoy ito sa paraan kung papaano tinahi ang damit. Mabilis na pinaandar ni Car ang motor. Ang salitang pang-abay na pamaraan ay mabilis. Tumutukoy ito kung papaano pinaandar ni Car ang motor. Matyagang nagtanim si nanay ng halaman. Ang salitang pang-abay na pamaraan ay matyaga. Tumutukoy ito kung papaano nagtanim si nanay ng halaman. Ang uod ay dahan-dahang kumilos. Ang salitang pang-abay na pamaraan ay dahan-dahan. Tumutukoy ito kung papaano kumilos ang uod.
Tandaan natin na ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan sa paraan ng paggalaw o pagkilos ng isang tao, bagay o hayop. Tumako naman tayo sa pang-abay na panlunan. Ito naman ay salitang naglalarawan kung saan ginawa o gagawin ang isang kilos. Unang pangungusap, magbabakasyon ang pamilya sa beach. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na tumutukoy sa lugar ay sa beach. Ito ay tumutukoy kung saan gagawin ang isang kilos. Ang mga bata ay maglalaro sa burol. Ang salitang pang-abay na panglunan ay sa burol. Inilalarawan ito kung saan magaganap ang kilos. Naglakbay ang mga kamelyo sa disyerto. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na panglunan ay sa disyerto. Naglalarawan ito kung saan naglakbay at saan naganap ang isang kilos. Kumakain ang insekto sa hardin. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na panglunan ay sa hardin. Ito ay naglalarawan kung saan naganap ang kilos na kumakain. Naliligo ang mga elepante sa sapa. Ang pang-abay na panglunan sa pangungusap na ito ay sa sapa. Tumutukoy ito kung saan naganap ang salitang kilos na naliligo. Nagsayaw si Ana sa palasyo. Ang salitang pang-abay na panglunan ay sa palasyo. Inilalarawan ito kung saan naganap ang kilos na nagsayaw. Mga bata, alam nyo ba na hindi lamang ito ang halimbawa ng mga pang-abay? Mayroon din namang tumutukoy sa panahon o oras. Ito naman ang tinatawag na pang-abay na pamanahon. Kapag sinabi nating pang-abay na pamanahon, ito ay tumutukoy at naglalarawan kung kailan naganap ang isang kilos. Halimbawa, kumain kami ng sorbetes kahapon. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na tumutukoy sa panahon ay kahapon. Inilalarawan ito kung kailan ginawa ang isang kilos na kumain. Kanina ay nangitlog ang aming mga pabo. Ang salitang pang-abay na tumutukoy sa panahon ay kanina at inilalarawan ito ang salitang kilos na nangitlog. Magluluto si nanay ng puto mamaya. Ang salitang pang-abay na pamanahon ay ang salitang mamaya. Ito ay naglalarawan kung kailan gagawin ang kilos. Narito pa ang halimbawa. Bumili kami ng pakwan noong isang araw. Ang salitang pamanahon o pang-abay na pamanahon ay ang salitang noong isang araw. Tumutukoy ito sa salitang kilos na bumili. Namukadkad ang mga bulaklak kagabi. Pang-abay na tumutukoy sa panahon ay kagabi. Ito ay naglalarawan sa salitang kilos na namukadkad. Sa panghalimbawa, gumawa kami ng proyekto noong Biyernes. Ang salitang pang-abay na tumutukoy sa panahon ay ang salitang noong Biyernes. Isa pang halimbawang pangungusap, pupunta sa Boracay si Lito sa Linggo. Ang pang-abay na tumutukoy sa panahon ay sa isang linggo. Inilalarawan nito ang salitang kilos na pupunta. Sumakay kami sa barko noong nakaraang buwan. Ang pang-abay na pamanahon ay ang salitang noong nakaraang buwan. Inilalarawan nito ang salitang kilos kung kailan ito naganap. Tumunog ang cellphone kanina. Ang pang-abay na pamanahon ay ang salitang kanina. Inilalarawan nito kung kailan naganap o nangyari ang isang salitang kilos. Sumakay ang bata sa motor ilang minuto ang nakalipas. Ang pang-abay na pamanahon ay ang salitang ilang minuto ang nakalipas. Tandaan natin! Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa o kapwa pang-abay. Kagaya ng mga nabanggit natin kanina,
Mayroon itong tatlong uri, ang pang-abay na pamaraan, pang-abay na panglunan, at ang pang-abay na pamanahon. At dito nagtatapos ang ating video lesson sa araw na ito. Sana'y nakatulong kami na madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-select nyo ang all para maging updated kayo sa mga latest videos na aming i-upload. Maaari rin kayong mag-comment down sa ating comment box sa ibaba upang malaman namin ang inyong mga reaksyon at ang mga bagay at topic na inyong nais ipagawa sa amin. Maaari nyo ring bisitahin at i-like ang aming Facebook page, Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang, hanggang sa mga susunod nating aralin, miss pa po sa inyong lahat!